At dahil break time na nga, lumabas na kami para mananghalian. Hindi naman talaga ako kumakain sa tanghali dahil natutulog lang ako. Napilitan lang ako sumama dahil masarap nga daw yung pansit batil dito. Nandito nga pala kami kila Ate Chichi. Ito daw kasi ang pinakamasarap na batil dito sa May Dean Street, Palanan. Ito na nga pala yung menu nila. Mamimili lang kayo kung hataw, malupit, or lodi ang gusto nyong kainin. Yung hataw nga pala ang pinili ko. Kasi yun ang pinakamura. Tsaka sa tingin ko yan lang ang kain ng bituka ko. Madami kasi talaga ang servings nito kaya tinatansya ko lang. Tsaka hindi ko pa ulit na-check yung wallet ko mamaya 20 na lang naman ang laman. Ito na nga, pre-prepare na ni Ate ang kakainin namin. Hindi pa nga namin nasasabi kung ilan pero nilulu tuna nila. Ganyan sila kabilis dito. Iniiwasan kasi nila na malipasan ng gutom yung mga customers nila. Mahirap kasi pag nalilipasan ng gutom, bigla na lang may sumisigaw ng sabaw. At ito na nga, isinali na nga muna ni Ate sa lalagyan. Tapos naglagay siya ng tubig sa kawali. Di ko lang alam paano lalagayin ni Ate ang itlog ng walang shell. Pero ayoko na magtanong, baka sabihin ang ingialam ako. Baka pagdain ni si Ate, sabligan pa ako ng mainit na tubig. Hayaan na natin siya kung saan siya masaya. Ito na nga at kanina ko pa rin ito pinag-iinitan. Ito yata yung tinatawag na karahay. Karahay blood ang aabutin mo pag napasobra ka dito. At nandito rin yung kakambal niya. At syempre hindi mawawala ang Mickey. Sinek ko na nga muna yung mga kasama ko, baka nabaliw na sila sa gutom. Hey, dahil ito nagdaga. Bumalik na nga ako ng kusina para tignan ko ano na ang ginagawa ni Ate. Gusto ko kasi malaman ko anong sikreto ni Ate sa pagluluto o bakit masarap ang pansit batil dito sa kanila. Ito na nga ang hudyat na malapit na kaming kumain. Dalo ako nagutom nung nilipat na ni Ate yung noodles sa plate. Ang bango kasi niya mga tol, parang lalong tumitindi yung gutom ko. Meron nga pa ng binudbud si Ate pero hindi ko alam kung ano yun. Parang sinama na nga rin niya yung plastic. Hindi kaya yun yung sikretong sangkap kung bakit pabalik-balik yung mga tao dito. Pero ayoko mag-isip ng masama ha? Kasi ang alam ko mo, pupunta rin naman dito si idol nating Motoronda. Yan ang sabi ng mga nakakita pero meron niya din siyang sticker din sa may pintuan ng kusina. At sa bakas natapos na rin ang pagluluto ni Ate at ito na nga siniserve na ang pagkain namin. At ito na nga ang tinatawag nilang malupit. Nalaman ko lang kasi may nakapatong na chorizo sa ibabaw. Malupit na nakatay! Pala yung in-order ko yung tinatawag nilang hataw. Pakiramdam ko tuloy nasa birthdayhan kami ngayon. Shoutout nga pala kay Kevin na una na nga siyang sumubo. Hindi mabubuhi food vlog natin kung hindi natin titikman syempre. Hindi ko na nga hinipan bago ko siya kinain. Kita niyo naman na paangat pa yung kilay ko. Hindi dahil sa sobrang sarap, kundi dahil sa sobrang init. Kidding aside, masarap talaga siya. Ilang beses na rin kasi ako nakakain dito kaya masasabi kong masarap talaga. Hindi ko lang talaga siya inaraw-araw para mamiss ko naman yung lasa. Pero yung mga kasama ko padalas din kumain dito. Niyaya ko lang talaga sila dito para magamit ko sila sa content ko. Buti na lang willing sila magpagamit. Ito na nga pala yung sabaw nila, nakalimutan ko na ang tawag dito pero ang alam ko meron tong itlog. Halos kalahati pala yung nauubos ko pero pakiramdam ko busog na ako. Pero kung kayo ang tipong malakas kumain, sulit ang bayad nyo dito. Dahil siguradong hindi kayo mabibitin. Magdala na nga rin pala ng face towel at malamang pawisan din kayo. Dito hindi kayo mag-aala lang kumain ng marami dahil malapit lang to sa ospital. Itong isa parang malapit na hangdalhin. Pero kaya pa naman daw niya. Ito naman si RJ, mukhang okay pa naman. At natapos na nga kaming kumain at magpapaalam na nga ako kay Ate Isay at Ate Christina. Shoutout sa inyong dalawa. Hanggang sa muli, adjust mga tol.